Ate Emerald, miss na po kita. Sobra-sobra. Kamusta ka na po? Yung pakiramdam mo po, ayos lang po ba? At saka yung baby na nasa tiyan mo po, okay lang po ba? Nanlaki ang mga mata ni Azure at Emerald sa huling tanong ng bata. Sinabi mo pa sa kanya? Kunot noong tanong ni Emerald kay Azure. Mariing umiling naman si Azure. Paano mo nalaman na buntis ang Ate Emerald mo? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang 10th kabanata. Pagdating ng doktor ay kaagad itong kinausap ni Azure. Doc, anong nangyari sa kanya? Tanong ni Azure sa doktor. Maayos naman ang pasyente. Uminom ito ng mataas na dosage ng gamot na nakasama sa pinagbubuntis nito. Hindi niya ba alam na nagdadalang tao siya? Wika ng doktor at natigilan naman si Azure. Hindi ko alam na buntis siya. Hindi ko din alam kung alam niya na nagdadalang tao siya dahil sinabi niya sa akin na delayed lang daw ang menstruation niya o buwan ng dalaw. Wika ni Azure at napatitig ito kay Emerald. Buntis ang pasyente at mahina ang heartbeat ng bata. Mas maganda kung makakaiwas mo na siya sa mga stress para makapagpahinga siya. Dahil kung hindi kayo mag-iingat, ay mawawala ang bata sa kanyang sinapupunan. In short, malaki ang tsansa na malalaglag ang bata at delikado yon. Kaya mas maging doble ingat kayo, lalo na ang pasyente. Wika ng doktor at natahimik naman si Azure. Doon lamang nalaman ni Azure na buntis si Emerald at mahina ang heartbeat ng bata na siyang ikinabahala ng banata. Madami ang naging katanungan sa isipan ni Azure kung sinadya nga ba iyon ang dalaga o wala din itong alam na nagdadalang tao siya. Gayunpaman, kahit na hindi sabihin ng dalaga, alam ni Azure na siyang ama ng batang nasa sinapupunan ni Emerald dahil alam ni Azure na siyang nakauna kay Emerald nung gabing pinagnasaan niya ito. Nang magising si Emerald, ay blanco lamang ang ekspresyon nito at doon ay hindi na nga nakatiis pa si Azure at tinanong nito ang dalaga. Bakit mo ginawa ang bagay na yon? Biglang tanong ni Azure kay Emerald. Napagtanto naman ang dalaga ang mga nangyayari at naiyak si Emerald. Pasensya ka na, Azure. Nakokonsensya kasi ako na pakiramdam ko madumi akong babae, ganun. Ang hirap kasi para sa akin. Lalo na't inisip ko kung tama ba na nabuo ang batang to dahil lang sa pagkakamali. Umiiyak na tura ni Emerald. Mabuti na lamang at sa mga oras na yon ay nakatulog si Sydney at hindi nito nadidinig ang usapan ng dalawa. Pero Emerald, sana sinabi mo sa akin para alam ko. Wika ni Azure at napayuko naman si Emerald. Sana nga ganun yun kadali. Super depressed ako sa mga panahon na yon. Wala akong masabihan ng hinanaing at problema ko kaya naisip ko na gawin ang bagay na yon. Naging mahina ako, Azure, dahil sa takot at pangamba. Umiiyak na tura ni Emerald. Sobrang na-guilty naman si Azure dahil sa kanyang nalaman at wala man lang siyang ideya na ganun na palang nararamdaman ng dalaga. Simula ng araw na yon ay palaging nandyan si Azure sa tabi ni Emerald at hindi niya ito iniwan. Emerald, kumain ka na para magkalakas ka, sabi ng doktor. Mas makabubuti sa'yo at sa magiging baby natin kapag kumain ka. Wika ni Azure kay Emerald at pinagtiyagaan ng dalaga na subuan ito. Kahit madalas ay masukuhan siya nito. Salamat, Azure, dahil palagi kang nandyan para sa akin. Wika ni Emerald sa binata. Ako ang ama ng batang dinadala mo, kaya dapat lang na alagaan ko kayong pareho. Wika ni Azure at ngumiti ng matamis sa dalaga. Hindi ka ba nagsasawa na alagaan at pakainin ako kahit madalas masukuhan kita? Tanong ni Emerald sa binatang si Azure. Hay nako, wag mo nang intindihin yon. Sanay na ako. At saka hindi mo naman sinasadya yun, kaya ayos lang. Nauunawaan ko naman ang sitwasyon mo, lalo na't nasa paglilihi stage ka pa. Wika ni Azure at matamis na gumiti sa dalaga. Nga pala si Sydney, alam na ba niya ang bagay na to? Tanong ni Emerald at napayuko naman si Azure. Hindi ko pa nasasabi sa kanya. Gusto ko na sabay tayong magsabi sa kanya at sabay din nating ipapaliwanag sa kanya kung paano nangyari ang ganito. Wika ni Azure at malalim itong napabuntong hininga. Ano, sasabihin mo kay Sydney ang totoo? Takang tanong ni Emerald sa binata. Oo. Mabilis na sagot nito kay Emerald.
Kaagad naman na hinataw ni Emerald ng unan si Azur at saka nagturan. Baliw ka ba? Eh di magagalit sa'yo ang anak mo. Hindi mo naman kailangan sabihin ang totoong nangyari kay Sydney. Ako nang bahala doon. Wika ni Emerald at matamis na ngumiti kay Azur. Sigurado ka? Pero di ba mas maganda kung magsasabi ng totoo kaysa nagsisinungaling, di ba? Tura ni Azur at natawa naman si Emerald. Baliw ka. Gusto mo ba na isipin ni Sydney na nabuo tong kapatid niya dahil lang sa aksidente? O dahil ginahasa mo ko? Eh di magagalit yun sa'yo. Huwag na natin gawing komplikado ang lahat. Azur, hayaan mo na lang ako na magpaliwanag sa bata para naman maunawaan niya. Wika ni Emerald at nakahinga naman ng maluwag si Azur. Sa totoo lamang ay hindi alam ni Azur kung paano niya sasabihin sa kanyang anak na ginahasa niya si Emerald kaya nabuntis ang dalaga. Nakahinga si Azur ng maluwag nang si Emerald na mismo ang nagsabing siya na ang bahalang magpaliwanag. Naging maayos naman ang pananatili ni Emerald sa ospital dahil palaging nasa kanyang tabi si Azur na siyang nag-aalaga sa kanya at nag-aasikaso. Emerald, sabi ni Doc makakalabas ka na daw. Pagbabalita ni Azur kay Emerald. Mabuti naman kung ganon, pero teka lang, bakit parang hindi ka masaya? May nangyari ba? Kunot noong tanong ni Emerald sa binata. Hindi naman maipinta ang mukha ni Azur at mahahalata ang kaba dito sa kanyang itsura. Kinakabahan kasi ako sa magiging reaksyon ni Sydney. Wika ni Azur at napabuntong hininga pa. Napatangutango naman si Emerald at saka nagturan. Ako din kinakabahan sa magiging reaksyon ni Sydney. Hindi ko alam kung matutuwa ba siya o hindi. Ang hirap isipin. Lalo na't biglaan ang lahat. Basta-basta na lang natin sasabihin sa kanya. Wika ni Emerald na siyang sinang-ayuna naman ang binatang si Azur. Sinabi mo pa, ako nga din kinakabahan. Pero sana lang maintindihan ni Sydney ang lahat. Ano man ang reaksyon niya, siguro haharapin ko na lang. Wika ni Azur. Hay nako, sige na, tara na, mag-asikaso na tayo at susunduin mo pa sa eskwela si Sydney, diba? Makikita naman natin ang reaksyon niya mamaya. Wika ni Emerald at ninayos na ang kanyang mga gamit. Inihatid na muna ni Azur ang dalaga at saka nito sinundo ang batang si Sydney. Tuwang-tuwa naman ang bata nang muling makita si Emerald na maayos na at kaagad nitong niyakap ng mahigpit si Emerald. Ate Emerald, na-miss po kita, sobra-sobra. Kamusta ka na po? Yung pakiramdam mo po, ayos lang po ba? At saka yung baby na nasa tiyan mo po, okay lang po ba? Sunod-sunod na tanong ng bata at nanlaki naman ang mga mata ni Azur at Emerald sa huling tanong ng bata. Sinabi mo na sa kanya? Kunot noong tanong ni Emerald kay Azur. Mariing umiling naman si Azur at saka nagtanong sa kanyang anak. Paano ba nalaman na buntis ang ate Emerald mo? Takang tanong ni Azur at seryosong tumingin sa kanyang anak ang binata. Ngumiti naman si Sydney. Instinct lang po. Wika ng bata at hindi makapaniwala ang dalawa. Anak, buntis talaga ang ate Emerald mo. At ako ang ama ng batang dinadala niya. Sana huwag kang magalit sa akin. Sa amin? Wika ni Azur sa kanyang anak. Matamis naman ang umiti si Sydney. Sabi na nga be. Pero dad, paano nangyari yun? Takang tanong ng bata at inilis na lamang ni Emerald ang usapan upang hindi na magtanong pa ang bata. At nagawa naman iyon ni Emerald. Matapos ang araw na yon at malaman ng magandang balita ay walang araw na hindi pinasaya ni Azur si Emerald. Naging mabuti ito sa dalaga. At lahat ginawa ng binata, maibigay lamang ang nais ng dalaga. Sinabi ko nang ayoko ng pabango mo, bakit ang kulit-kulit mo pa din? Tila ba galit na wika ni Emerald at patakbo itong nagtungo sa banyo at doon nagsuka. Sabi ko sa'yo, daddy, magpalit ka na ng pabango. Wika ni Sydney at kaagad na inabutan ng tubig si Emerald at hinimas-himas ng bata ang likod ni Emerald. Kaagad naman na nagbihis ng kanyang damit si Azur. At doon ay lumapit ito sa dalaga at saka ito humingi ng pasensya. Sinabi ko na sa'yo na ayoko ng pabango mo, pero yun pa din ang ginagamit mo. Inis na tura ni Emerald kay Azur. Pasensya na nung nakaraan kasi okay ka na sa amoy ng pabango ko, tapos heto ko na naman. Wika ni Azur kay Emerald at napakamot pa sa kanyang ulo. Nung nakaraan yun, basta ayoko nang maamoy pang pabango mo na yan. Wika ni Emerald. Oo, sige, hindi ko nagagamitin yon. Wika ni Azur at ito na lamang ang nag-adjust para sa dalaga. Alam ni Azur kung gaano kahirap ang magbuntis
Kung kaya't kahit madalas ay mapikon siya sa mga panlalait sa kanya at sinasabi ng dalaga ay pinipigilan na lamang ni Azur ang kanyang sarili dahil alam ng binata na kaya lamang iyon nagagawa ng dalaga dahil nagdadalang tao ito. Gayunpaman si Emerald naman ay madalas humingi ng pasensya sa tuwing nahihimasmasan na ito at madalas ay umiiyak ito dahil sa kanyang nagawa sa binata. Azur, pasensya ka na, hindi ko talaga gusto ang lasa eh. Wika ni Emerald at inusog ang pagkain. Tatayo na sana ito nang bigla na lamang kusang lumabas sa kanyang bibig ang lahat ng kanyang nakain at lahat ng suka ay nasalo lahat ni Azur. Magsasalita pa sana si Emerald para humingi ng pasensya, ngunit inunahan na ito ni Azur. Ayos lang, naiintindihan ko. Sige na, pumunta ka muna sa kwarto mo at ako nang bahala dito. Sabihan mo ako kung may kailangan ka at may gusto kang kainin. Kaagad na wika ni Azur at mangiyak-ngiyak naman na nagturan si Emerald. Salamat sa pag-unawa sa akin. Lumuluhang wika nito. Ayos lang yun. Sige na, magpahinga ka na lang muna. Wika ni Azur at tumango naman si Emerald. Dad, samahan ko lang po si Ate Emerald sa kwarto niya. Nawala na din po ako ng ganang kumain. Wika ni Sydney at kaagad na tumango si Azur. Matapos na umalis ni Emerald at Sydney sa hapag, ay kaagad na inayos ni Azur ang lahat ng suka at kalat ng dalaga. Kusang pumatak ang luha ng mga mata ni Azur at doon lamang niya naranasan ang ganong paghihirap. Gayunpaman, kahit nahirap na hirap si Azur, ay hindi pa din ito nagsasawang alagaan at unawain ng dalagang si Emerald. Mas lalo pang minabuti ni Azur ang kanyang pag-aalaga kay Emerald dahil na din masela ng pagbubuntis ng dalaga. Isang gabi ay nagising na lamang si Azur nang madinig na may kumalabog sa kusina. Dali-daling nagtungo doon si Azur dahil sa pag-aalala. Emerald, ano ginagawa mo dito sa kusina ng gantong oras? Tanong ni Azur sa dalaga. Nagutom kasi ako tas nagcrave ako ng ice cream at gatas. Wika ni Emerald habang hawak-hawak ang gatas at ice cream na kinuha. Dapat ginising mo na lang ako. O kaya naman ay tinawag mo man lang ako. Wika ni Azur at binuksan ang ilaw sa kusina. Ngumiti naman si Emerald at saka nagsalita. Ayoko nang gisingin ka pa dahil alam kong pagod ka na. Sige na, magpahinga ka na. Wika ni Emerald. Ngunit hindi pa din ito iniwan ng binata. Nasundan pa ng ilang gabi ang ganoong gawain ni Emerald at palagi na lamang nagigising si Azur upang siguraduhin na maayos ang dalaga. Hanggang isang araw ay excited ang mag-ama dahil sa araw na yon ay sasamahan nila si Emerald sa ospital para sa check-up nito. Ngunit laking gulat nila nang wala si Emerald sa silid nito. Hinanap nila si Emerald sa buong bahay ngunit wala ito. Sobrang nag-alala si Azur para sa dalaga. Hanggang sa tumunog na lamang ang cellphone ni Azur at nanlaki ang mga mata nito. Ano kayang mensahe ang natanggap ni Azur at nasan kaya si Emerald? May masama kayang nangyari sa dalaga? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.